Lord, gusto ko po sana ipagdasal ulit yung matagal ko na pumili. Kailan po ba? Magandang araw mga kapatid. Minsan ba naiinip ka na? Dududa ka na ba kung pagbibigyan ni Lord yung prayers mo? Welcome po to the club. Mahaba po ang pila at hindi ka po nag-iisa. Pag-usapan natin yan dito sa landas ng Pagkas. Ang Ebanghelyo ngayon ay mula sa Lucas 1:5-25 tungkol sa pagpapahayag ng kapanganakan ni Juan na tagapagbautismo. Medyo may kahabaan po, kaya hayaan niyo po akong magbigay ng isang buod para pagkatapos po nito, kayo po mismo ay makapagpasa din at makapagbilay ng isa. Tampok po dito si Zacarias na isang saserdote at asawa niyang si Elizabeth na kapwa matuwid sa Panginoon ng Panginoon. Di sila nagkaanak dahil baog po si Elizabeth at di na umaasang magkakaroon pa ng anak dahil sa matandang edad. Sa araw po, nung si Zacarias ay nabuno para pumasok sa templo at magsunog ng insenso, doon biglang may nagpakita na anghel, si Gabriel, sa kanan labang ng dambana ng insenso na kanyang sinisinyan. Sipin po ninyo yun, biglang may lubitaw na anghel sa harapan ninyo. Hindi mo ba kayo magugula? Siyempre, natakot siya. Pero sinabihang kumalma dahil isinugo ang anghel para sabihin tutuparin na ng Diyos ang matagal nilang pinagdadasal. Yun po ang magkaanak. Higitan pa kaman ni Lord kapatid dahil ang kanilang magiging anak ay magiging dakila sa harapan ng Panginoon at kagagalakan daw ng ibang tao dahil pagkaakay siya ng marami para magbalik loob sa Diyos. Siya ay pinangala ng Juan at tinuspos ng Banal na Espiritu mula pa sa sinapupunan ni Elizabeth. May malaking pong twist dito. Dahil hindi pinaniwalaan ni Zacarias ang balita mula sa anghel, kaya siya ay pinarasuhan pa at naging pipi hanggang sa panahon na matupad na yung sinabi ni Gabriel ng anghel. Napakalaking parusa po siguro dahil para kay Zacarias na nagsisilbig pare. Dahil bukod sa pagiging pipi, hindi niya maibahagi sa iba yung malaking milagrong dinala ng Panginoon sa kanilang buhay. Ano po ba yung mababaon natin dito bukod sa nalaman natin? Matatakotin pala si Zacarias sa kumulatin. Pinulat ba naman kasi siya, di ba? Manalangin lang po tayo at umasa ang sagot ng Diyos sa ating mga panalangin ay darating sa eksaktong oras. Tamang lugar at angkop na paraan. Eksaktong oras, tamang lugar at angkop na paraan. Number one po, eksaktong oras. Bakit po? Dahil ang timing po ni Lord ay eksakto sa panahon na ito'y kailangan at ito'y mas makakabuti. Hindi lang siguro sa atin, pero pati sa iba. Tulad lang po ng pinagdaanan yung pag-asawang Zacarias at Elizabeth. Siguro ilang taon o dekada po nilang hiniling yung pagkakaroon ng anak. Pero sinagot lang kung kailan masyado na silang matanda para magkaanak pa. So, nanduda talaga si Zacarias. Kaya kung tayo po ay may mga sariling hiling, nakatagal na rin natin hinihintay. Magtimpi o magtiis lang po tayo at magiging patient dahil siguradong maririnig yan ng Diyos at kumikilos ng lahat ng bagay ayon sa kanyang nakatakdang plano. Pangalawa po, tamang lugar. Baka matawa na naman kayo dahil yung lugar na napili ni Lord ay sa gilid mismo ng altar kung saan bigla lang lumabas yung anghel habang si Zacarias ay nag-iisa. Ang punto po siguro ay yung revelasyon ng Diyos kung kailan hindi natin inaasahan. Kung kailan hindi natin inaasa. Kaya po sa kwento ni Zacarias, nagtatrabaho lang naman siya noon. Ginagampanan niya yung kanyang pang-araw-araw na mga responsibilidad, mga tungkulin bilang pare. Wala naman silang kakaibang sakripisyo na inialay bukod sa patuloy o consistent na pagsunod sa Diyos at pagiging matuwid. Kung merong isang requirement po, yun lang, pagsunod sa lahat ng utos at talituntunin ng Panginoon. Pangatlo po, angkop na paraan. Angkop sa pamirihan ng Diyos. Ano po ba yung hiling, anak? Ano pong ibinigay? Isang matuwid, dakila, kagalak-galak na anak na madaming inakay para sumunod sa Diyos. Kapag ang Diyos po ay nagbigay, hindi man naaayon sa pamamaraan na ating inaasahan. Siguradong pag dumating, yan po ay higit pa sa kapasidad ng ating pag-iisip. Kumbaga hanggang dito lang po yung naisip natin, pero nandito yung plano ng Diyos para sa atin. Talagang akumang-akuma po ito sa panahon ngayon, Lunes ng ika-apat na linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Marahil padami po sa atin ngayon ang dumadalo sa simbang gabi, di po ba, para magsumamo at magpetisyon sa Panginoon. Habang tayo po'y nananalangin, hilingin na rin natin sa Panginoon na tayo ay matutong maging mapagpasalamat sa kung anumang
hinaharap natin sa kasalukuyan. Meron po tayong mga kakaharapin na bagay na maaaring taliwas ay pinalangin natin sa Panginoon. Pero sana hindi tayo matulad kay Zacarias sa kwento ito na tila sumuko at nawala ng tiwala sa Diyos at naawi pa po sa pagkapipi. Tatandaan po natin, Diyos ang nakakaalam ng eksaktong oras, tamang lugar at angkop na paraan para tupatin ang ating panalangin. Eksaktong oras, tamang lugar at angkop na paraan. Angkop sa Kanya pong kapangyarihan. Salamat sa pakikinig. Paki-like at share ang video para mas madami pa tayong isama dito sa Landas ng Ask. Ako si Gerard Paul Jerezaret. Hanggang sa muli po.